hands. Shake hands. Shake hands. Shake hands, baby. Masakit yung paa mo? Masakit yung... Uy, sorry po. Sorry ka lang. Masakit yung puwet mo? Ayos na din ang tena mo. Happy baby. Hello. 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 Hey guys, vlog takeover muna tayo since busy si Tita Caro sa kanyang home-based work. Dahil dyan, lagay ko na rin yung link dito sa upper right-hand corner ng vlog niya tungkol sa home-based jobs and para magkaroon kayo ng idea on how to work at the comfort of your own home. Now, back to our topic for today. Nabasa nyo na rin sa title ng vlog na this will be about Caloy and how he won his battle against parvovirus. We will discuss what parvo is and provide you some tips na rin on how to help your fur baby survive. Introduce lang natin si Caloy habang chill lang siya dyan sa background. So we obtained Caloy from a family friend. Actually, yung airmats ni Caloy ang binigay pero buntis siya during that time. So they were 4 in the litter but unfortunately, dalawa na lang sila since nagkaroon ng health issues yung dalawang kapatid niya. Hindi rin namin matandaan exactly yung date na pinanganak si Caloy pero it was around the 3rd or 4th week of June last 2019. So we celebrated his first birthday last June 30 of 2020. Sabi ng nagbigay sa amin and based na rin sa physical attributes ng airmats ni Caloy, may mix siya ng miniature pincher or minpin. Medyo madaming traits ng minpin ang dominant actually sa personality ni Caloy. He's a very confident and proud dog. Alpha siya sa bahay despite his size. As you've seen in our previous video, we also have Tamron, our Siberian Husky, and Sigma, our Shih Tzu. Si Caloy yung pinakakuya nila kahit siya yung pinakamaliit. He's also a good guard dog, again, despite his size. Sensitive siya sa mga movements, especially pag may lumalapit sa gate or may kumakalos ko sa labas. He's very energetic and napakahilig niya magngat-ngat lalo na nung puppy pa siya. Dahil short coat din siya compared sa dalawang kapatid niya dito sa bahay, sa sala siya natutulog instead na sa kwarto kasi giniginaw talaga siya. Our favorite trait ni Caloy is very sweet siya. Pag stressed ka, low energy, or yung tipong nakatulala ka lang habang nakuupo sa sofa, sasampa lang siya tapos tatabi siya sa'yo. Pagdating naman sa food, hindi namin binibigyan ng table food si Caloy, Tamron at Sigma except for their favorite na boiled chimken. We have tried Vitality, Holistic, and Aussie pero hindi niya masyadong naging trip at medyo mabaho din ang poops with those dog foods. So after doing some research, we gave him and the rest of the gang Origin Puppy until just right about 2-3 months ago since we switched them to Royal Canin to rotate kasi medyo nagsasawa na rin sila. Now, after 2 months si Caloy sa amin, sadly, nakakuha siya ng parvovirus. So, ano nga ba ang parvo? Parvovirus by definition is a common but very deadly viral infection that usually attacks unprotected puppies. May bakuna sa parvo na usually binibigay during their puppy stage. Unfortunately, since newbie pa kami back then as fur parents, wala pang bakuna si Caloy nun. Now, how does parvo spread? Parvo is spread by contact with the feces, blood, or vomit of an infected dog. Your pet can also be infected by parvovirus present in the soil or environment. There are a lot of evidences na parvovirus can actually live up to a year sa ground soil, especially sa moist environment and humid temperatures like dito sa atin sa Pilipinas. Indoor pet si Caloy since nakuha namin siya and wala siyang interaction sa kahit anong dog during his puppy stage. We were told by our vet that the possible culprit is our shoes or our slippers. Once kasi na nakaapa ka sa surface or poop from an infected dog, you can actually bring it home with you.
knowing Papis and Kaloy specifically, sobrang hilig niyang itakas at itakbo yung chinelas namin dati. What are the common symptoms of parvovirus? First, severe and sudden watery and smelly diarrhea. Yung nagtutubig talaga yung poops nila tapos malansa, amoy dugo. Vomiting, fever, loss of appetite, extreme weakness, loss of muscle control, dehydration, and usually puppies stop drinking water or eating on their own. Now, the most important tip that we can provide is to start treating your dog right away. Because if left untreated, they can actually die within 48 to 72 hours. And also, if left untreated, the chance of your dog not surviving is more than 90%. There's no medicine or cure yet pa para sa parvo. As per our vet, mas madalas na dahilan ng hindi pag-survive ng dogs is dehydration dahil hindi talaga sila kakain at iinom kahit i-force feed mo pa. Maliit talaga ang chance na makasurvive ang dog nyo sa parvo, but it is possible. We almost failed here since it took us 2 days bago namin nadala si Kaloy sa vet. He started showing the symptoms like vomiting and diarrhea on a Friday, and we were only able to bring him to a vet around Saturday na. He then tested positive and he wasn't doing very well at the time since may blood na yung poops niya. We were given the option by the vet to either have him hospitalized or to bring him home. So during that time, we decided to bring him home first, or at least for the meantime, and binigyan kami ng mga meds to help him with his diarrhea and vomiting plus dextrose powder to hydrate him. Ito pala, pro tip sa mga fur parents, always keep a bottle of dextrose powder as it can actually help your fur babies in a lot of ways maliban sa parvo. After a day, hindi pa rin nag-improve yung condition niya, and that's when we decided to bring Kaloy to a different vet na suggested ng friend namin. Shoutout nga pala sa Fortuno Animal Clinic, yung main Zabarte branch nila, at especially kay Doc Fortuno himself and Dr. Karen, plus sa mga super friendly and helpful staff nila na nag-alaga kay Kaloy. Now, here are some of the photos and videos during Kaloy's fight against parvovirus. Parvo eh, no? Di mo siya, oh. Siya malakas-lakas ko, oh. Hindi lagyan siya ng ganun. Dapat ginag-finalan mo rin si Kalo. Malikot, eh. Ay, si Saisa. Saisa ang pangalan niya. Saisa? Hi, Saisa! Saisa. Baba. Thank you.
yun lang. Lakas-lakas na siya. Hello, Kaloy! Hi! Nag-wiggle ka na! Diba nakatayo na siya? Hello, Kaloy! Kahapon eh. Tsaka yung mata niya oh. Hello, Kaloy! Hindi sige, kunin mo ba? Wala ka ng classmate. Nakuha na si Macy. Ang ganda niya na. Back here, back at it, Kaloy. Hindi siya sanay sa ganyan magkain kasi. Pag ano ka lang, holistic. Mahal yung mata niya. Sobrang malo. Masaya na. Oo, oh, tignan mo. Hello, Kaloy. Your smiling face. Kaya, kung sino pa rin eh. Okay, mabalik din ang aspo. Hey. Yun mo, ginagano niya yung ulo niya sa'yo. Payat niya, no? Hello, hello. Ay, pogi-pogi mo na kali ah. Ito ka, ayan ah. Ay, ang pogi na niya. Dapat kumain ka na rin. Oo. Kailangan pa niya, hindi pa siya. Pero last na tayo daw niya kahapon. Ay, ang saya ko. Day 4. Kaloy! Kaloy! Kaloy, 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 Kaloy. Ito, masayang-masaya, oh. Ayan, oh. Ayan,
masaya-masaya po siya dahil sumasama na si Kaloy. Hoy, Salsa. Hindi na lang masabay ilong mo dyan. Excited din si Salsa pag may bisita siya eh. Oh. Ayan o. Oh. Hi, Kaloy. Are you happy? Ayan na mo. Maganda na yung mata niya. Hello, Kaloy. Hello, hello, hello. Ito na si Kaloy. Malakas na po siya, mga friends. Nag-survive po siya sa farm. Pero, kailangan na nga magpalakas din. Ang higa natin. Ayan po siya. Sobrang saya niya. Sobrang anto. Pero, malakas na po siya. Promise. Hello! Ayan o, tumayo na siya, diba? May namimiss ka niya, naalala ka niya. Alala mo ako? Diba, naalala niyo ni Dilda? Oo, dinidilaan ka na niya eh. Nakalabas na si Salsa, Kaloy. Sumasama na siya. Gusto mo na umuwi, Kaloy? Sumama siya sa'yo. Sumama siya agad sa'yo, Delena. Namiss niya ako. Miss na miss ka niya. Sobrang malakas na siya, no? Compared dun sa last time. Namiss mo. Hi, Kaloy. Sumampa ka na kay ate. Ayan na mo, niyayakap ka niya, binamiss ka niya. Ano masasabi mo? Ano masasabi mo, Jelena, at miss na miss ka ni Kaloy? Ayan o, din na mo. Sobrang sweet niya sa'yo, babe. Namiss ka niya. Oh, baby, baby. Bunso-bunso yun, no? Oo, ayan o. Tinan mo na pagdating mo. Sumama sa'yo. Kami, ilang beses kami naka-pwesto dyan. Hindi siya sumasama sa amin. Hindi naka-pwesto si Salsa. Oo, kawawa ko naman kasi mag-isa kami. Nung dati, nung last time, ang dami nila dito. Kaloy is already at home. So, medyo nangungulo siya. But, at least now, mas better na yung pakiramdam niya. And, so, sleep time niya po ngayon. And, sana maging okay na siya. Hindi nga lang siya kumakain pa din. Kaya kailangan pa namin siyang i-force feed. And at the same time, hindi rin siya mahilig uminom ng water. So, today is his first night at home.
after confinement and look, sobrang makulit na siya ulit. Ayan, tumayo na siya. Yung baby niya, medyo ma-yellow pa rin. But, mas better compared dun sa nakaraan. So, sleep na ikaw, baby boy. Sleep na ikaw. Yeah, sleep. Sleep na ikaw dyan. Good night. Yan, yan, yan. Sleep. So, good night, baby boy. See you tomorrow. So finally, here are our tips para sa mga kapwa nating fur parents and para maiwasan ng parvo, and also what to do if your doggo is already showing symptoms of the virus. First, get them vaccinated. 5-in-1 vaccines, which includes protection against distemper, hepatitis, leptospirosis, para influenza, and parvo virus, can be administered as early as 6 to 8 weeks. Make sure to have your dogs vaccinated by a legit veterinarian. Number 2, clean your surroundings. Habang hindi pa kompleto ang vaccine at below 6 months old pa ang puppies nyo, it's best to keep them indoors and avoid contact with other dogs, yung mga nasa labas. Iwasan din na mapaglaruan nila yung mga sapatos or chinelas, as pwede nilang ma-acquire yung virus through them. Siyempre, isipin nyo na paano naman yung daily exercise nila, especially sa mga working breeds like Huskies, Belgian Malinois, and GSDs. You can simply buy them toys for the meantime and play with them indoor. Mas masaya sila dun. This is also the best time para i-crate train sila to improve their discipline as they get older. Number 3, keep your dogs healthy. The chances of survival goes higher pag sobrang healthy ng dog nyo. Parvovirus targets the gut cells of the dog. This is why patients have vomiting and diarrhea, which may lead to dehydration or starvation due to a lack of nutrition staying in the body. The virus also attacks the bone marrow cells, which causes problems in the immune system. So in short, mas healthy sila, mas malaki yung chance na mapagtagumpayan nila or ma-survive nila yung virus. So now, what to do if your dogs are already showing signs of parvo? My number one tip is bring them to a vet ASAP. Bring them to a vet ASAP just to get tested and treated right away. Hindi lang parvo ang may symptom na vomiting and diarrhea, kaya it's best for the dog to get tested so that they can get treated the right way. The earlier that they get treated and hydrated, mas tumataas ang chance na makasurvive sila. You have the option to have them confined sa clinic or you can bring your doggo home. If you bring your dog home, your vet can insert the IV drop and pwede kayong bumalik sa kanila once kailangan ng palitan. If confined sa clinic, make sure that you visit your dog every day and spend like at least half an hour so para kausap-usapin lang sila. Sabi ng mga nurse amin, laging nakahiga lang at malata si Kaloy, especially during the first 5 days. Pero every time na dumadating kami, tinadalaw siya. Umuupo siya at gumagalaw talaga siya kahit nahihirapan siya. We are so proud kay Kaloy kasi pinagtagumpayan niya ang laban sa parvo. We also decided that it's best to have other doggos din para may kasama siya. Kaya we now have 3 in total. So, tatapusin muna natin ang video dito, and if you have any comments or questions about Parvo or Kaloy, please drop a message in the comment section below. Make sure to subscribe and hit that notification bell para ma-inform kayo once we upload our upcoming videos, especially itong Doggo series natin. See ya! Boop!